Mga taong namumukod-tangi, salamat sa kanilang natatanging genetics. Gusto nating lahat na isipin na tayo ay isinilang na may mga kakaibang katangian, at bagamat totoo yun kahit na ang magkaparehong kambal ay hindi 100% genetic matches. May ilang tao kung kanino binigyan sila ng genetic lottery ng ilang tunay na nakakagulat na mga gene. Ang mga taong ito, gustuhin man nila o hindi, ay namumukod-tangi saan man sila naroroon, at umaasa kaming nakikita nila ang kanilang sariling mga genetic na katangian bilang pinagmumula ng pagmamalaki at kagandahan. Tingnan ang mga taong ito at tingnan kung paano talaga makukuha ang mga genetic na katangian ng mga ligaw na tao. This boy from China can see in the dark with his cat eyes. Isang batang lalaki na tinatawag na Nung Yuwei, na isinilang sa Timog China, ay may pambihirang kondisyon na masayang tinatawag ng mga tao na cat eye. Ang kondisyong ito ay nagbibigay daan sa kanya na makakita sa dilim ng kasing perpektong nakikita niya sa araw. Tila, ang mga mata ng bata ay kumikinang din sa gabi dahil sa kondisyon na mayroon siya, na teknikal na tinatawag na leucoderma. Ang downside nito bagaman ay ang kanyang mga mata ay lubhang sensitibo sa liwanag bilang isang resulta nito. Mirror hand syndrome. Ang mirror hand syndrome na ito ay nagmumukhang dalawang kamay ang magkakahawak. Mayroong ilang mga bagay na nagkakahalaga ng pag-unpack sa kondisyong ito, ngunit marahil ang pinakakagiliw-giliw na isa ay nawala pang 100 kaso ang naiulat sa medikal na literatura sa buong mundo. Ang pisikal na kondisyon ay tinatawag na ulnar dimelia, at ito ay karaniwang nangangahulugan na ang mga taong may 8 daliri, at ginagawa itong parang ang taong may kondisyon ay magkahawak kamay sa kanilang sarili, o kahit na nag-high-fiving sa kanilang sarili. A model with the bluest eyes. Isang modelong may pinakamaasul na mata. Ang magandang modelong ito na pinangalan ng Jelisha Nightingale ay ipinanganak na may kung ano ang ilalarawan ng isa bilang ang pinakahindi kapani-pani walang nagyeyelong asul na mga mata na nakita ng sinuman. Ang kombinasyon ng kanyang asul na mga mata at ang kanyang maitim na balat ay lumilikha ng isa sa mga pinakanakamamanghang hitsura sa mundo. Ibinahagi noon ni Jelisha na noong bata pa siya, binubuli siya ng kanyang mga kaklase at kaedad dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang hitsura, ngunit nang lumaki siya at nagsimulang magmodelo at umarte, natutunan niyang yakapin ang kanyang hitsura at mahalin ang kanyang sarili. A woman who was born without joints in her thumb. Ipinanganak ang babaeng ito na may genetic na kondisyon na tinatawag na congenital trigger finger, na nagresulta sa kanyang kawalan ng joint sa kanyang kanang hinlalaki. Ang kondisyon ay nagresulta sa kanyang pagkakaroon ng pinakamakinis na hinlalaki, na marahil ay hindi isang kakilakilabot na trade-off para sa buong buhay na may nakakahiyang pakikipagkamay. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay nakukuha ito sa kapanganakan, at nakakagulat, ito ay hindi kasing bihira gaya ng naisip natin. Tila, 3.3 sa bawat 1,000 sanggol ang nakakakuha nito. A half-white face. Maniwala ka man o hindi, noong ipinanganak ang babaeng ito, kalahati ng kanyang mukha ay puti. Ang kondisyon ni Victoria Cruz ay tinatawag na unilateral vitiligo, na karaniwang nangangahulugan na nakukuha niya ang kondisyon sa isang bahagi lamang ng kanyang katawan. Ang modelo ay ganap na hindi nahihiya sa kanyang nakamamanghang hitsura at kinuha ang mundo ng pagmamold sa pamamagitan ng bagyo. Nagtagal siya bago makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Sinasabi niya na talagang naging insecure siya sa kanyang hitsura nang dumalo siya sa mga modeling casting ngunit kalaunan ay naging mahalin niya ang kanyang sarili. This person has the longest thumb ever.
At ang parangal para sa pinakamahabang hinlalaki sa mundo ay napupunta sa taong ito na may kondisyong tinatawag na triphalangeal thumb. Ang lalaki ay may bawat isa sa kanyang mga daliri sa isang normal na haba, maliban na ang kanyang hinlalaki ay karaniwang kasing haba ng kanyang hintuturo. Malamang, ang mga taong may ganitong kondisyon ay may lubos na kalamangan pagdating sa pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika, at mga 25,000 bata lamang sa mundo ang ipinanganak na kasama nito. A boy with blue eyes and vitiligo. Ang batang ito mula sa Uganda ay ipinanganak na may isang pambihirang uri ng vitiligo. Ang kondisyon ay nabuo mula sa kapanganakan at nagre-resulta sa ilang tunay na random na pattern ng balat. Ipinanganak ang batang ito na may tinatawag na unilateral vitiligo, na kumalat sa ilang iba't ibang bahagi ng balat. Ipinanganak din siya na may hindi kapani-pani walang asul na mga mata na nagmula sa ocular albinism, na nagbigay sa kanya ng isang hitsura na maaaring mahuli ng sinuman. This person has 12 fingers. Ngayon ay hindi araw-araw na nakikita natin ang isang kamay na tulad nito. Ang taong ito ay literal na may 6 na daliri sa bawat kamay, na isang kondisyon na tinatawag na polydactyly. Ang sinumang ipinanganak na may ganitong kondisyon ay may dagdag na daliri sa paa, o maging pareho. Humigit kumulang isa sa 1,000 tao sa mundo ang ipinanganak na kasama nito, na ginagawa itong isa pang hindi kapani-pani walang bihirang kondisyon na magkaroon nito. Nakakapagtaka, dahil ang 6 na daliri ay isang nangingibabaw na gene, malaki ang posibilidad na magkaroon din ang mga anak ng babaeng ito. This person's Waardenburg syndrome creates an elf-like appearance. Ang isang taong ipinanganak na may Waardenburg syndrome ay karaniwang may mutation sa kanilang mga gene ng tao na napakabihirang. Mga isa lamang sa 40,000 katao sa mundo ang may ganitong syndrome, na nagbibigay sa isang tao ng kakaibang hanay ng mga talagang malawak na mata. Ang mga taong may kondisyon ay maaari ding maging bingi, kahit na ang kombinasyon ay salamat na hindi karaniwan. Ang YouTube star na si Stefan Jotti ay talagang may Waardenburg syndrome, at ginamit ang kanyang platforma upang turuan ang maraming tao hanggat kaya niya tungkol sa kung paano nakakaapekto ang kondisyon sa katawan ng isang tao. This is the tallest woman in the world. Maaaring narinig o nakita mo na ang isang ito, ngunit kinailangan naming isama ang isa sa mga pinakapambihirang kababaihan sa mundo sa listahang ito. Ang giantism ay mahalagang isang kondisyon na nagiging sanhi ng mga tao na tumaas ng labis. Maaari itong maging masakit at mapanganib, ngunit tiyak na nagre-resulta ito sa isang hitsura na isang uri. Ang babae sa larawang ito, si Elisenida Cruz Silva, ay may taas na 6 feet 9 inches at kasalukuyang pinakamataas na babae sa mundo. This person was born with tentacles in their mouth. Narito ang isa pa na malamang na kailangan mong basahin at tingnan ng 2 beses bago mo talagang maniwala. Lumalabas na mayroong isang tao doon na ipinanganak na may mga galami sa ilalim ng kanilang dila, na sanhi ng isang kondisyon na tinatawag na plica fimbriata. Bagamat hindi ito masakit at hindi ito mapanganib sa anumang paraan, kung minsan ay maaari itong maipit sa pagitan ng mga ngipin ng tao. A condition from the Middle Age. Dahil sa lahat ng paraan pabalik sa Middle Age, ang isang kondisyon na tinatawag na hypertrichosis ay naidokumento, na nagiging sanhi ng paglago ng buhok sa isang average na higit sa anumang bagay na may isip. Bagamat hindi ito 100% na kumpirma, pinaghihinala ang isang genetic na kondisyon ang sanhi ng paglitaw na napakabihira. Sa ngayon, mayroon lamang 50 kaso na alam ng publiko at naiulat sa buong mundo. This man has 2 uvulas. Para sa mga hindi nakakaalam,
Ang uvula ay ang maliit na piraso ng balat na mayroon tayong lahat sa likod ng ating mga bibig. Ang maliit na piraso ay mukhang isang patak ng luha at isa sa mga mahahalagang organo na nagbibigay daan sa ating nagawing tunog ng mga salita ang ating mga salita. Ang partikular na kaso ng lalaking ito na walang isa, ngunit dalawa sa mga uvula na ito, ay tinatawag na cleft uvula, na nangangahulugang ang kanyang uvula ay talagang nahati. Ang kanyang kondisyon ay nagre-resulta sa lalaki na talagang ilong, ngunit maliban doon, wala itong iba pang mga side effects. This woman was born with a missing ring finger and pinky. Sa ngayon, malamang na napagtanto nating lahat na ang pagiging ipinanganak na walang daliri dito at doon ay tila mas karaniwan kaysa sa inaasahan natin. Halimbawa, ang taong ito ay ipinanganak na may kondisyon na tinatawag na ectrodactyly, na nagre-resulta sa pagunlad ng gitna ng kamay sa paraang hindi karaniwan, na nagre-resulta sa isang daliri. Ipinakikita ng mga pag-aaral na humigit kumulang 10% ng mga sanggol sa mundo ay ipinanganak na may variant ng eksaktong genetic na kondisyong ito. This woman became a coveted model because of her beauty and activism. Maaaring narinig mo na ang modelong Winnie Harlow, sa ngayon dahil naging isa siya sa mga pinakakilalang modelo sa mundo sa loob lamang ng ilang taon. Ang kanyang maitim na balat ay tumugma sa ilang depigmentation na lumikha ng isang hitsura na hindi kapani-paniwala at kakaiba, na halos imposibleng makalimutan. Sumikat ang modelo matapos lumabas sa America's Next Top Model, at mula noon, ay nagtrabaho na sa malalaking brand tulad ng Marc Jacobs, Fendi, at Victoria's Secret. A human being with cat eye syndrome. Ngayon, maaaring kakaiba ito, ngunit mayroon talagang mga taong ipinanganak na may cat eye syndrome sa bawat sulok ng mundo, isang syndrome na naitala sa unang pagkakataon noong 1899. Ang batang lalaki na ito mula sa Nepal ay ipinanganak na kasama nito at nakabuo ng isang nakakabighaning pares ng mga mata na may hugis almond at mga pupil na hugis katulad ng pusa. A goddess of melanin. Ang melanin goddess na ito, nakilala rin bilang Kodia Diop, ay isang modelo mula sa Senegal na may kulay ng balat na hindi maihahambing sa anumang nakita natin. Bagamat ang partikular na kulay ng balat na ito ay hindi partikular na karaniwan sa kanyang bansa, ang talagang maitim niyang balat ay nagresulta sa pambubuli sa kanya noong bata pa siya. Sa kabutihang palad, sa kalaunan ay lumaki siya sa isang tanyag na modelo sa industriya ng fashion sa buong mundo. Diop once rightfully shared, "Beauty is not what's outside, it's who you are." Kung ano ang nasa loob ay ang iyong tunay na kakanyahan, at ang kagandahan ay nagmumula sa loob. These twins are taking over the fashion world. Ang kambal na ito ay nangunguna sa mundo ng fashion. Kilalanin ang kambal na Bauer na sina Lara at Mara. Ipinanganak sa Sao Paulo, Brazil, ang nakamamanghang kambal na ito ay palaging tinutukso tungkol sa kanilang kakaibang hitsura hanggang sa natuklasan sila ng isang black creative group na tinatawag na MOOC noong sila ay 11 gulang pa lamang at itinampok sila sa isang video para sa Nike. Nangyari ito noong 2016, at mula noon, na-feature ang dalawa sa maraming photoshoots kasama ang kanilang hindi albino ngunit kasing ganda ng kapatid na si Sheila. Ang magkaparehong kambal ay nakakakuha ng maraming atensyon mula sa mga estranghero kahit na walang albino, kaya isipin kung ano ang pag-google ng isang araw sa sapatos ng magkapatid na ito. Ang kanilang mga anyo ay di pangkaraniwang sa atin. Ngunit tunay na isang unique genetic ang kanilang pagkatao. Hanggang dito na lang, maraming salamat po sa inyong suporta at panunood.